Okay, may dumating sa mail. Ganito kasi yun, napanood nila ako nag-i-stream na walang headset. So salamat sa Onikuma PH kay Boss Lester for sending us the K20. Box. Sa harapan ng box, makikita natin yung K20 na headset. Glossy na logo, makikita mo yung professional gaming headset. Sa left side naman ng packaging, makikita mo yung additional information ng Onikuma. Dynamic drivers, high fidelity, padded headband, inline control, precise, noise cancelling microphone. At sa likod naman ng packaging, makikita mo yung iba't ibang lengguwahe. First impression, parang katulad lang siya ng mga headset doon sa price range niya. So titignan natin kung anong difference ng Onikuma K20 pag tinest na natin yung sound niya at yung mic niya. Okay, tatry na natin yung headset. Unang-una makikinig tayo ng music. FYI, ginagamit ko pala yung mic ng headset. Wala tayong idea kung anong tunog ng mic dun sa camera. Switch na to is para sa off mic. On, yan, feeling ko meron na siya ulit. Una-una siguro yung feel. Guys, pasok na pasok yung tenga ko dun sa loob. Up, down, tapos nabibend. Paharap. Ganda show. Simple. Si Yvette nga pala pumili. Shout out sa Onikuma kay Boss Lester. Actually, pinapili niya kami sa lahat ng line ng headset. And may mas mahal pa dito sa 900 na K20. Meron pang 1,000 plus. Mahilig kami sa minimalist. Pinili namin yung medyo classy yung look. Tapos kukunti yung RGB kasi hindi naman kami fan ng RGB. Testing ko lang yung binigay sa aking headset. Kamusta ang headset? So far, so good dun. Yung mic, hindi ko ginagamit kasi hindi siya okay para sa akin. So, mic ko pa rin ang gagamitin natin dito. Dito. One enemy remaining. Nice. Top Frogger! Diyan yung nagagawa ng bagong headset, naririnig lahat. This is what I trained for. Tapos maririnig mo pag naglalaad sa kaliwa eh. Sa kaliwa lang tumutunog eh. Sa kaliwa lang. Kaliwang ear lang siya tumutunog kapag sa kaliwa yung naglalaad. Galinga eh. Welcome sa Boxer Shorts Review. Sabihin ko yun na nagustuhan ko dito sa K20. Number one is the sound quality. Hindi ko in-expect na ganun yung magiging tunog niya. Actually, nagulat ako na ganun. Hindi ako audiophile na enjoy ko yung tunog niya. Number two yung bass niya. Dugudum-dum-dum-dum-dum. Clear. Hindi siya yung bass ng parang sasakyan na parang bass na lang yung maririnig mo. Hindi siya ganun. Number three is over the ear. So, pasok yung tenga ko dun sa loob ng headset. Sobrang laking bagay. Kasi nanggaling ako sa headphones, headset na hindi siya over the ear. So, nakapatong lang siya sa tengang ganyan. Then, kapag matagal na editing, 3 oras, 4 oras, and streaming, masakit na yung tenga mo. Isa pa dun sa napansin ko, mga sir. Noong naglalaro ako, pag may naglalakad dito sa left side, sa left lang siya tumutunog. Pag tumawid siya, pupunta sa right side siya tumutunog. Pag sa harap, dalawa siya tumutunog. Parang ganun. Okay para sa gaming kasi di ba parang aware ka na kapag nakarinig ka ng lakad dito sa kaliwa, alam mong nasa kaliwa yan ang lalakad. And next natin is itong yung wire niya. Yung wire niya, sinukat natin kanina is 75
inches. That's 6.2 feet. Ganyan siya kalayo. Pang additional is yung may splitter. So, pwedeng isa lang siya. Then, kabit mo sa cellphone, kabit mo sa any device na 3.5. Tapos na siguro tong LED nito. Maganda pala siya, no? Kapag nag-i-stream, umiilaw yung headphone. Ano naman yung hindi ko nagustuhan? Number one is maganda nga yung sound quality niya. Pero hindi siya ganun ka-strong or hindi siya ganun kabuo and kalakas. So, nasanay kasi tayo dito sa earphones na KZ. Actually, pwede rin siyang number 5 na pro. Matagal kang maglalaro, matagal kang mag-i-stream. Pag masyadong malakas yung headset mo, parang nalulunod na yung tenga mo. So, ito, parang nasa gitna lang siya. Hindi ganun kalakas, hindi rin ganun kahina. Pero nilagay ko pa rin siya sa cons kasi, syempre, gusto pa rin natin na may tinodo natin yung volume. As in, todo siya. As in, woo! Party! Ganun, di ba? The mic. Narinig nyo naman kanina. Ginamit natin siya while listening. Sabi naman ng Onikuma PH, mga sir, yung Onikuma kasi is nagpo-focus talaga dun sa sound quality. Na mag-develop ng magandang mic para sa mga headset nila. Imagine, maganda na yung sound nyo, tapos may maganda pa kayong mic. Solid na solid yun, mga sir. Daily use, as in 3 hours, 6 hours. Tingnan natin kung mag-wear off yung material na ginamit dito. Hindi kasi siya leather, mga sir, eh. Parang tela yung ginamit dito. So, titingnan natin kung magtatagal. Yung rating natin is 7 out of 10. Dahil dito sa mic. If you're looking sa ganung price range headset, pasok na pasok tong K20 para doon sa budget nyo. Sa aking lumang earphones, KZ, paalam sa'yo, papalitan ka muna ng Onikuma K20. Again, maraming salamat sa Onikuma PH for sending us this and kay Boss Lester. Sa mga nag-stay dyan at gusto pang manood ng gantong video, subscribe na kayo, like nyo Dodong Charing TV sa Facebook. Hanggang sa susunod na reviews natin, shut up.